Sinisilip ng sindetahang lakas ng Pilipinas kung nagkaroon ng lapses o kapabayaan sa intelihensya kaugnay ng pagsabog sa Mindanao State University sa Marawi City sa panayam ng DZRH 2x2, sinabi ng AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na malalaman kung may magpabaya oras na lumitaw ang investigasyon sa umano'y source ng sinasabing text messages na kumalat kaugnay ng terror attack na ikinamatay ng 4 na katao. Ayon kay Aguilar, dapat masagot ng opisyal o tauhang responsable kung ano ang kanilang ginawang aksyon na pumutok ang umano'y chain messages na patuloy pa rin iniimbestigahan kung saan nagmula. Malalaman po natin yan kasi tulad ng nasabi kanina na may makalat na text messages, ang tanong kasi is ano ang ginawa natin? Kung ito ay sakaling nakarating man sa kanila. At at the same time, titingnan din natin yung sources of the text messages. Sabi ni Aguilar, kahit pagtapos na nangyaring pambobombang ikinasugat din na hindi bababa sa 50 katao, may panibagong wave ng messages ang nagpapakalat umano ng pangiintriga at takot sa mga taga-Marawi. Po, siguro ay dapat imbestigahan. Una, alamin natin kung saan ang galing yung mga text messages na yon, para at least na matukoy po natin kung saan talaga ito nang galing from the very start. Tulad din po ng ginagawa natin ngayon kasi pagkatapos po ng bombing, meron din namang kumakalat ng mga messages na nag-iintriga, nanakot, at ito po ay hindi maganda na ginagawa kasi nga po nagka-cause ito ng undue panic sa mga tao natin. Samantala, hindi pa rin iniaalis ng AFP ang posibilidad na konektado nga sa Islamic State ang may kagagawa na ng krimen. Inihalimbawa ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. ang dating impluensya ng IC sa Daula Islamia Maute na lumusob noon sa Marawi. Pero tiniyak ni Aguilar na wala dapat ipangamba ang publiko dahil mahina na umano ang mga terorista sa Pilipinas maging ang mga foreign terror fighter. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!